Hey guys, magandang gabi. Today, I'll share with you no kung paano magluto ng paksiw na salmon belly. Sarap, sarap siya. Promise. The garlic and the vinegar work nicely together. Especially since the meal is hot, you can really taste the onions in it. This really is a good meal. Guys, magandang gabi. Today, I'll share with you no kung paano magluto ng paksiw na salmon belly. So, pahinga muna tayo guys sa pagiging plantito at pagiging sporty. Kasi, ayun nga, ito na po yung nangyari sa akin. I underwent surgery for my knee. Siguro mga 2 months din or more na hindi tayo makakapag-tanim doon sa mini farm. Kasi hindi ko pa pwedeng lumuko or hindi ko pa siya pwedeng i-bend for 6 weeks. And of course, after neto, mahil yung surgery, syempre mag-undergo pa tayo ng rehab. So, it would take some time bago makapagtanim ulit doon sa mini farm. So, ayun, medyo, bored na talaga dito sa bahay. Kasi, ayun nga, kailangan kong i-rest yung right knee ko. Bali yung nangyari kasi guys, na-overuse yung cartilage. Na-overuse siya. So, nagka-pain siya nung last workout ko. What I did, pina-MRI ko kaagad siya. Yun, may nakita nga. Through MRI, meron siyang nakita. Yung doctor, may nakita doon, pud-pud na nga yung cartilage ko. So, yung ginawa is may nilagay na gamot doon sa part na pud-pud na yung cartilage para ipag-grow ulit siya. So, yung medical term kasi guys, medyo mahaba. Parang arthroscopic debridement with hyaloplast implantation sa right knee. So, madaling salita, put yung cartilage, nilagyan ng implant doon para mag-grow ulit yung cartilage. Rest muna tayo sa pagiging sporty, sa pabike-bike, motor. Medyo steady lang muna tayo ngayon. So, with today's vlog guys, I'll share with you my way of cooking this paksiw, no? Classic paksiw. So, Filipino, gamit tong salmon belly. So, tara, prepare na natin yung ingredients. So for now guys, balatan muna natin siya. Alam niyo ba guys, masaya ako kasi nag-mature ng very light si Alvin after nung nangyari sa kanya. Kasi nung pa-uwi kami galing hospital, sabi niya, be advantageous din daw pala kapag namamasukan ka. Kasi very, very common sa akin na sinasabi na kapag namamasukan, walang iyayaman, hindi mo ikakayaman yan. Which is, I think, yeah, in a way, so totoo siya. Pero kasi, ang na-realize si Alvin is that may advantage din siya, lalo na kapag okay yung benefits ng company. Yes. Like initially kasi, yung surgery niya, dapat ipapa-cover under HMO ko. Kaso, ang hirap magpa-approve. And ang ending, hindi na-approve yung buong cost ng surgery niya. Kasi magpo-fall daw yun sa experimental procedure, blah blah blah. So, hindi pa na-proven talaga yung procedure na gagawin sa kanya. Kaya, hindi pa siya kino-cover ng HMO. Pwede kumahal din, no? Oo, medyo mahal. Kasi initially, ang estimate sa kanya is yung cost ng buong procedure. Tapos yung implant kasi minimum is 80,000. Minimum cost pa lang yun. So, ang option na binigay sa amin ng HMO is ipo-cover nila yung procedure pero yung implant, kami yung magbabayad. Parang 30,000 lang yung ibabayad. Ang i-reimburse nila sa amin for the implant. Tapos kami na yung magbabayad. So, syempre, mabigat din yun. Tapos, doon na lang, since sa hospital nagkakabang si Al, maganda yung benefits nila. So, ang ending, na-cover ng hospital lahat ng expenses niya for the whole procedure. Tapos yung PF na lang ng doctor, yung charge to the HMO. Parang sabi ni Al, kung ikaw man, businessman, hindi mo basta-basta malalagpuro yung amount for your health. Kasi yung hospital bill niya pa lang kasi, umatak siya guys na hospital bill pa lang yun.
wala pa yung TF ng doktor. So if yun nga, yung sinasabi nila, sige, business lang ka, malaki yung income mo. Pero in cases like this, na-help mo na, mas kailangan maglabas ng ganung halaga para hindi siya madali na-reproduce yung kalaking money. So ayun, yun lang yung na-realize ko. Very thankful siya ngayon. Sabi lang niya yung company niya. To tell you honestly, no? Medyo I'm thinking na to resign kasi sobra-sobra na eh yung pagod, yung stress sa hospital, yung dami ng cases ng COVID hanggang ngayon, actually dumoble pa. Alam mo yung feeling na parang endless yung COVID, tapos no time for your kids, no time for your family. Parang kamating naman sa point na pag-business na lang, magang sax bag na lang. Pero after nung nangyari sa akin yung surgery, tapos kung paano ako kinomfort din ng company ko, masasabi kong I'm so blessed, no? Na under sa kumpanya na meron ako ngayon. Kasi you cannot compare this ano eh, this company to other, I mean, to other hospital na nandito ngayon sa Pilipinas. So I can say na siya yung best option kung hindi ka rin lang, kung hindi ka rin lang naman mag-abroad. Tsaka alam mo yung hindi niya wino-worry na kung magkano yung aabutin, kasi 100% niya na ipo-cover naman. Walang approval, walang whatsoever. Then, yung health card mo, di ba? Yung coverage niya is 750, 750,000 nata. Nagkalakihan pero hindi rin na-utilize. Diba? Initially, sabi ko, confident ako, 750. Pero nung pinaclear nga, wala. Limited din pala. So medyo na-disappoint ako konti. Pero ganun talaga siguro. Kasi may mga procedure na hindi pa sila na-update. Good thing, nandyan si Tut para i-save yung ating tuhod. Tuhod, no? Ito nga pala. May cameo ang aking brother. So siya ang chef namin dito sa bahay. Chef kuno. At tapitaan niyo tayo ng kanyang ano, cutting skills. Actually, using this, ano. Maganda yung kuchilyo. Maganda yung quality. Anong brand? Puri RR. Sige nga, Mick. Turuan mo nga kung paano mag-slice ng mana chef. So yun guys, nagpa-slice tayo kasi pag nasa condo kami, hindi ko nagluluto pero yun yung struggle ko eh kapag nagsa-slice ng mga ingredients. Ano, 10 tao. So may technique pala siya guys. Yeah, ma-master natin yan soon. So guys, from Dirty Kitchen kanina na ni Ate Melba, lumipat tayo ngayon sa Clean Kitchen. So kita ko muna yung mga ingredients natin, no, for paksiw salmon belly. So ito na yung salmon belly. Lagyan na natin siya sa kaldero. Hindi na natin kailangang ihisa ito. So here. Then ito na yung mga sinliced natin ingredients kanina, no. So we have garlic. Budbud lang natin dito. Then we have ginger. And onion. So, ganyan na siya guys. Mix na natin ng konti. Ganyan. Then, of course, konting paminta. Ganyan. And kailangan din natin ng asukal. Sugar. And then, of course, salt mo, yung asin natin. Ito, mas prefer ko yung ano eh, iodized salt pag nagluluto ako. Hindi na ako nasanay dun sa pagtansya kapag ang ginagamit ko ay rock salt. Then, suka. Dato, buti. Suka. Tapos, itong paprika, mamaya natin ito ilagay kapag almost cook na yung paksiw natin. Sige? So, start na natin ang ating
stove, no? So here guys, since mag-uusok tayo mamaya, since wala nang exhaust para kay labas ng usok dito, we need to utilize this part ng kitchen na to. So you just have to press this button, long press lang, para umangat siya. Then start na tayo, no? Then boil lang tayo. Tapos yun na yun. Pwede natin na mag-boil. Tapos actually pag belly na pagsiw, no? Pag nag-boil siya, so after mga 2 to 3 minutes, pwede na siya, luto na siya. So guys, eto, kumukulo na, no? Kumukulo na siya. So, katulad ng sinabi ko kanina, pag kumukulo na siya, ibig sabihin na niya, malapit na siyang maluto na, no? So, lagay na natin tong Spanish paprika. Kunti lang. Tapos yung parsley. Para social na paksiyo ang datingan. Ayan. Ang sarap. Sarap, sarap siya. Promise. Boy tapang is bad. Sarap siya, promise. So guys, we're done with our paksiw na tuna belly. So, ganun na siya kabilis. Luto rin. Bilis na naman. So guys, may import tayo na ano, judge para itry yung niluto natin paksiw belly ng salmon. So, here's Michael. Michael, try it na. You add soup, Michael. The garlic and the vinegar work messy together. Especially since the meal is hot, you can really taste the onions in it. This really is a good meal. If you're gonna give it a score... from 1 to 10? I'd pick a 9. 9? Good, 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 good. Peace.